gonna share about what to do on your worst days. I'm gonna share about, okay, what to do on your worst days, okay? Meron ako diyang subtitle, no? Bringing back what the enemy has stolen. And I just pray for faith this afternoon. Kung may mga nakatayo pa dyan, upo na po tayong lahat. And open your Bibles. Meron po ba kayong mga Bibles? Mga ball pen? Amen? Yes? Tawag dito, ilabas nyo na po yan and kakailanganin nyo po yan to take down notes. 1 Samuel 30, pag-usapan po natin si David, at isa sa worst, okay, day na naranasan, isa sa mga worst days na naranasan po ni David. At tignan po natin kung paano po siya nag-respond. Okay? In 1 Samuel 30, okay, makikita natin verse 1, then it happened. 1 Samuel 30 verse 1, then it happened when David and his men came to Ziklag on the third day that the Amalekites had carried out an attack on the Negev and on Ziklag, and had overthrown Ziklag and burned it with fire. And they took captive the women and all who were in it, from the small to the great, without killing anyone, buti naman, and drove them off and went their way. So when David and his men came to the city, behold, it was burned with fire. And their wives, their sons and their daughters had been taken captive. Then David and the people who were with him raised their voices and wept until there was no strength in them to weep. Now David's two wives had been taken captive, Ahinom the Jezreelite and Abigail the widow of Nabal the Carmelite. Also David was in great distress because people spoke of stoning him, for all the people were embittered, each one because of his sons and his daughters. But David felt strengthened in the Lord his God. Then David said to Abiathar the priest, the son of Ahimelech, please bring me the ephod. So Abiathar brought the ephod to David, and David inquired of the Lord, saying, shall I pursue this band of raiders? Will I overtake them? And he said to him, pursue, for you will certainly overtake them, and you will certainly rescue everyone. Sabi nyo nga, everyone. Now, sige, laktaw na ako, pero kikwento ko naman ito. Laktaw na tayo in verse 16. Now, when he had brought him down, behold, they were dispersed over all the land, eating and drinking and celebrating because of all the great plunder that they had taken, yung Amalekites, from the land of the Philistines and from the land of Judah. And David slaughtered them from the twilight until the evening of the next day. Grabe. And not a man of them escaped except 400 young men who rode on camels and fled. So David recovered all the Amalekites had taken and rescued his two wives. And nothing of theirs was missing. Wala ni isa ang nawawala, na-recover lahat, whether small or great, sons or daughters, plunder or anything that they had taken for themselves, David brought it all back. Palakpakan po natin. Ang kwento po na ito, amen. Ang context po nito is kilala naman po natin. Si David, he is a great man in the Bible, and I believe crush po siya ng madaming mga kababaihan dito sa church na ito. Why? Because he's really a mighty king, a mighty man. And this man became a hero to Israel. Eventually, naging hari po siya ng Israel. Pero yung unang-unang heroic act po nitong ni David nung siya po ay bata was when he killed Goliath. Pagkatapos po nun, nabilib na sa kanyang Israel. And actually, yung mga tao, si David po,
Nakasulat po siya ng madaming mga kanta sa Panginoon. Pero yung mga tao po may naisulat ding kanta para sa kanya. At hindi ko po alam ang tono. Okay? But yung naisulat na kanta para sa kanya, okay, I, Saul has slain his thousands, but David 10,000s. And there was a song, ang tawag dyan, parang cheer, okay, para kay David. And so talagang naging hero po siya ng Israel. Hello? And so makikita po natin, few chapters po dito sa binasa natin, 1 Samuel 30, okay, in-anoint na po siya dito, si David po ay in-anoint na dito, okay, as hari. Kasi ayaw na ng Panginoon si Saul, so pinalitan na siya. Pero mukhang matatagalan ang paglukluk sa kanya sa trono dahil hinahabol siya ng former king. At gusto siyang patayin. Selus sa kanya, galit na galit sa kanya. Pero sa Panginoon, si David na ang hari. Are you getting this? Okay? So talagang selus na selus si Saul. Si David po ay naging faithful kay Saul at hindi maintindihan ni David bakit ginagawa ito ni Saul sa kanya. And so, si David po dumating sa point na nagtago na sa kampo ng mga kaaway ang mga Philistines. Remember the Philistines? They are an enemy to Israel. Amen. And so, nagtago na si David sa kampo nila, okay, dahil na-win din niya, okay, si Achish, yung leader po ng Gath. Okay? At talagang yung alam nung leader kay ang puso ni David, bagamat siya'y kalaban, alam kay na hindi naman sila niloloko ni David. And so nangyari po is naki-alyansa po si David sa kanila. At ang nangyari po is this, no, Philistines was ready to battle against Israel. Okay? Lalaban ang Philistines sa Israel and si David po was ready to fight with them. Okay? At yung leader po, si Achish, talagang all out kay David, naniniwala na maipapanalo ni David kung siya ay sasama sa grupo, pero yung court advisors, okay, ng Philistines didn't allow him to join the battle. May trust issues pa rin. Sigurado ka, di ba yan yung kinakanta ng Israel? Di ba yan ang pinupuri ng Israel? Saul has slain his thousands, but David, his 10,000s, no. Huwag mo siyang isasama kay sa gerang ito. And so si David po, sabi niya, ha? Anong ginawa ko? Faithful naman ako sa inyo. Okay? Nasa isip ni David, yan ang step niya. Stepping stone ito. Hindi natin alam kung anong plano niya. Pero alam natin na isa yan sa mga stepping stone niya to move forward dahil nga hinahabol siya nitong hari. So, ang nangyari po, pinauwi po si David at ang kanyang mga men. Yung mga nag-follow po kay David, yung mga sumama kay David, 600, pinauwi na sa Ziglag. Tumira po sila dito, mga 1 year and I think 4 months, kung saan binigay ni Achish sa kanila yun, yung land na yun as a place of refuge. Are you getting the story? Diba, lugar kung saan inassign sa kanila ni Achish. Andun ang pamilya, andun ang mga asawa nila, andun ang mga ari-arian nila. Amen. And so, malungkot si David. Pinauwi, hindi kasasama sa battle. Baka mabulalyaso mo pa. Hindi namin alam kung ano talaga motibo mo. Alam niyo ang motibo ko. Alam niyo na malinis ang puso ko. But anyway, he's frustrated. They went home and then ito na nga po yung storya. So in verse 1, sabi rito in verse 30, then it happened when David and his men came to Ziklag on the third day, ang naabutan po nila is this. Sabi rito that the Amalekites had carried out an attack on Negev and on Ziklag and have overthrown Ziklag and burned it with fire. So imaginein mo yon, hinahabol ka na ni Saul, tapos ayan na, pinauwi ka sa gera, may trust issue sa'yo yung mga Philistines. Tapos pag-uwi mo, walang sasalubong sa'yo na pamilya. Hello? At naabutan po nila, sunog yung buong city. And they took captive the women and all who were in it, from the small to great, without killing anyone. Kasi si David po, papatayin talaga lahat ng kanyang kinakonquer. Buti naman,
sila po, no, grace na rin ang Panginoon na hindi pinatay. So, and drove them off and went their way. So, imagine mo po itong naranasan ni David. This is probably his, one of his worst days. Hello? One of his worst days. This is a worst day. This is a devastating day. Habang nagne-negotiate si David to fight the north, yung pamilya naman niya sa south ay inatake ng demonyo, kabi-kabila yung atake sa kanya. Hello, you're taking steps forward. Okay, siguro ito yon. Amen. Steps ito ng Panginoon para mali mo gamitin ito ng Panginoon sa problema ko kay Saul. At ang nangyari po, behind him, the enemy stole from him. Oh, what a difficult time. Worst day. Devastating day. Ina-expect mo may sasalubong sa iyong mga anak. Ina-expect mo may sasalubong sa iyong mga asawa. Okay? Pero wala ka nang inuwian. No wives, no sons, no daughters. The whole city was burned. Mga ari-arian mo ay wala na, tinangay, ninakaw. And so, ang gagawin po natin, i-investigate po natin papaano po ito na pagtagumpayan ni David. What were David's steps of victory? Ano yung ginawa ni David sa pinaka-devastating day ng buhay niya? Ano yung ginawa ni David sa pinaka-worst day ng buhay niya? Ako po naniniwala, okay, na lahat po tayo, okay, ay pwedeng naranasan mo na yung worst day mo o nararanasan mo ngayon o pwedeng maranasan mo siya in the future, but naniniwala po ako, may matututunan po tayo dito. Hello? Lagi niyo pong tatandaan that the thief comes to steal, kill, and to destroy. John 10:10. And so kapag napag nakawang ka na, kapag nasaktan ka na, kapag may casualty na, kapag nasa harapan mo na yung 'di ba, yung sira, okay, yung nabulalyaso ka na. Anong dapat nating gawin? Amen. Are you excited? Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo kung buhay pa, humihinga pa ba yan? Humihinga pa. Sige, humihinga pa? Okay, andyan pa. Unang-una, ano pong ginawa ni David? First is this. What to do on your worst day? First is this. You whip. 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 Sabi mo nga, whip. Yes, umiyak ka! Verse 4, sabi niya, then David and the people who were with him raised their voices and wept until there was no strength in them to weep. So ano po nangyari? Mighty king ito, ha? Naging mighty king ito, ha? At this time, na-anoint na siya pero hindi pa official. Parang ganyan. Okay, nahabol pa siya nung former king. Pero ito pong si David, known as a mighty man. But he still wept. Sabi mo nga sa katabi mo, it's okay to cry. Lalo na sa mga lalaki dito, ay lalaki ako. Gusto ko sabihin sa inyo na winner tayo ng Panginoon with emotions. Okay, ano ba iba't iba mga emotions? Tinuturo natin yan sa mga anak natin. Angry. Sad. Excited. Surprised. Frustrated. Disappointed. And we will feel those feelings. It's okay to feel angry. It's okay to feel sad. It's okay to weep. There is nothing wrong with mourning. Ang nangyari po kay David, they began to weep. Alam natin yung description sa mga kasama ni David, they were mighty men. But these mighty men also wept. Strong, powerful men wept until they could not weep anymore. Umiyak, iniyak nila hanggang sa wala na silang maiyak. Siguro alam mo ang problema, pati hindi ka pa gumagaling ngayon dahil hindi mo iniiyak.
Hindi, malakas ako, malakas ako, malakas ako. Are you sure? Iiyak mo yan. Huwag mo isuppress yung feelings. Kailangan ilabas mo. Lalo na sa mga lalaki dito. Alam mo ba bakit ang mga lalaki maagang namamatay? Sorry po ah, in Jesus name, kinakat ko yan. Pero sinasabi ko lang, ang mga lalaki po, lagi ang unang namamatay. Pero hindi po sa Manila, okay? In Jesus name. Bakit? Kasi hindi nila nilalabas yung nararamdaman nila. Kaya sabihin mo nga, honey, ilabas mo. Eh yung mga babae, putak, 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 putak. Diba? Nilalabas talaga, talaga. Yung mga lalaki, oh ala, pinipigilan. It's what you do on your worst day. Do not suppress the feeling. Do not hide it. Weep. Dumalo ko kay Sean, namatay yung lolo niya. Sabi ko, naiyak mo na ba yan? Ah, okay lang ako. Diba? Hello? A lot of people think that weeping or mourning is a sign of unbelief. Iniisip natin, hindi, pag umiyak kasi ako, kasi kapag, alam mo yun, nag-grieve ako, baka sabihin, wala akong pananampalataya. No. Pwede kang umiyak, pero may pananampalataya ka. Ang pananampalataya ay hindi pag-ignore ng reality mo. Ang pananampalataya ay hindi pag-ignore sa nasa harapan mo, pretending na walang nangyari. No, that's not faith. Kaya makikita natin sa Bible, Abraham wept nung namatay ang kanyang asawa. Joseph wept sa harapan ng mga, 'di ba, mga brothers niya na narinig na ng kapitbahay at pinag-uusapan talaga si Joseph. Si Sir umiiyak. Joseph wept. Si Paul wept numerous times. Even Jesus wept. The Son of God. Pero yung namatay si Lazarus, Diyos ako, hindi ako iiyak. Di po, umiyak, humagulgul po si Jesus. Faith, okay, ay hindi pag-suppress ng nararamdaman mo. But faith is looking at your problems with the perspective of God. Umiiyak ka, pero nakikita mo yung problema mo sa perspective ng Diyos. Ano po sabi ng Ecclesiastes 3 verse 4? Sabi rito, a time to weep and a time to laugh. A time to mourn and a time to dance. May panahon na iiyak ka, may panahon na tatawa ka, may panahon na magdadalamhati ka, may panahon naman na sasayaw ka. So, hindi pwedeng puro saya. Hindi puro sayawan. May paghati. Iiyak nga. Masasaktan ka. Pero ito po ang promise ng Panginoon. In Psalm 35, sabi rito, for his anger lasts only a moment, but his favor lasts a lifetime. Weeping may stay for the night, but rejoicing comes in the morning. Darating lang po, iiyak ka. Pero ito ang pangako ng Panginoon. Weeping may stay for the night, but there's a promise that you will rejoice after it. Mga kapatid, tingin mabuti sa akin. Do not give up on the night of weeping. Because there will be another season of rejoicing. Yes, iiyak ka ngayon, pero ang pananampalataya ay makita mo na umiiyak ako ngayon, pero bukas, tatawa ako muli. Hindi literal na bukas, pero sinasabi ng Biblia, may season na tatawa ka muli. Hindi palaging iiyak ka, hindi palaging dapa ka, hindi palaging nasaad ka. Tatawa ka muli, sasayaw ka muli, magre-rejoice ka muli. Okay, mag-grieve.
Pero sana yung grieving mo hindi mauwi sa unbelief. Okay, mag-grieve, pero sana yung grieving mo hindi mauwi sa pagrereklamo. Okay, mag-grieve, pero sana yung grieving mo hindi mauwi sa paninisi sa iba. Okay, mag-grieve, pero sana hindi siya mauwi sa self-pity. Mag-grieve ka, pero ang perspective mo matatapos din to. Mag-grieve ka, pero yung perspective mo may bukas na paparating sa akin at tatawa ako muli. Okay lang umiyak. Dadaan tayo lahat sa pagsubok. Pero sana hindi ka gawin niyang bitter. Sana gawin ka niyang better. Kasi ang dami po sa Biblia, may mga weeping kay na nauwi sa rejoicing. Pero sa Bible, may mga weeping na nauwi sa rebelling. May mga weeping na nauwi sa blaming. May mga weeping na nauwi sa self-pity. Tignan po natin yung nangyari po dito sa kwento, because in verse 6, makikita natin dito that David was in great distress. Bakit? Because the people spoke of stoning him, for all the people were embittered. Okay lang mag-grieve. Si David nag-grieve, si David umiyak hanggang sa wala na siya maiyak. Pero yung kanyang team umiyak, pero naging bitter. Sabi niya, okay, for all the people were embittered, each one because of his sons and his daughters. Okay, and so ang nangyari po, umiyak, and then it turned into what? Blaming David. Hello? Alam mo, human nature yan eh. Sino po dito naranasan yan? Okay? Nanunasaktan ka kapag when tragedy hits, hindi mo maiiwasang manise. May kausap ako rito? Sisihin mo yung kapwa mo, sisihin mo yung nanay mo, sisihin mo yung tatay mo, sisihin mo yung kapatid mo. Diba? Even si Lord, sinisisi mo. Do not play the blame game. Ang nangyari po sa kanila is sinisi nila dito kay David. Sumama sila kay David. Okay, nung madami na panalo si David. Pero nung umuwi na sila, na wala na silang ari-arian, sinisi nila kay David. Okay lang umiyak. But weep knowing that the season of joy will return. Huwag mong hayaan na maging bitter ka sa grieving mo. Hayaan mo maging better ka sa grieving mo. Alam niyo po ba na ang suffering mo ay gloria ng mga anak mo? Na pag nakita ka nila si mama, tingnan mo kahit anong pagsubok, ay dyan pa rin. Gloria siya ng mga anak mo. Life group mentors, alam niyo ba yung suffering nyo ay glory ng life groups nyo? Si kuya, ate, ang dami niya pinagdadaanan pero nandyan pa rin. Kaya po si Paul, yung sufferings niya, glory ng church eh. Tinan mo si Apostle Paul, nakulong na naman. Naging glory siya ng church eh. Hello? Tinan mo si Apostle Paul, sa kabila ng nagre-rejoice pa rin, dapat tayo rin. Hindi natin maiiwasan may pagsubok. Hindi natin maiiwasan. Hindi ko alam kung kailan yung uuwi ka na maaabutan mo, anong nangyari, ano tong bad news na ito. It's unpredictable. It's okay to weep. Hey, please cry. But please know, okay, that the season of rejoicing will return. Alam niyo po, si God nagalit sa Israelites. Kasi yung grieving nila turned into grumbling.
Sabi nila, sa anay, balik mo na lang kami sa Egypt. Dati, doon sa Egypt, ganto, ganyan. Ay, pambihira, grabe mga reklamo. Ito yung mga iyak na walang hope. Ito yung mga iyak na walang faith eh. Okay lang umiyak, pero haluan mo na faith. Ang sakit, Lord. Ang sakit. Ang sakit. Pero haluan mo na, Lord. Ibangon mo ko. Ikaw ang Diyos ang nagliligtas. Tulungan mo ako. Hindi yung, Lord, ang sakit kaya ayoko nang maglingkod sa'yo. Balik mo na lang ako, buti pa nung hindi ako born again. May emosyon tayo. But please, 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 don't let grief drag you to blame others. Don't let grief drag you to be bitter. Don't let grief drag you to rebel. Don't let grief drag you to what? To just quit the ministry. Alam niyo po ba na ang banal na Espiritu Santo hindi ka iiwan habang umiiyak ka? At ang Diyos, iniipon niya lahat ng luha mo. Anong ibig sabihin niyan? Na-acknowledge na lahat niyan. At si Jesus Christ, sasamahan ka at nakikiiyak din sa'yo. But I wanna tell you, victory is coming. Umiiyak ka ngayon, but sandali, hindi mo alam what's in there. The best is yet to come. At anumang ninakaw sa'yo ng demonyo, kayang ibalik yan ng Panginoon. Or kung hindi man, papalitan niya yan ng bago. Rise up from depression. Rise up from anxiety. Okay lang umiyak, pero huwag kang magtagal dyan. Okay lang umiyak, pero huwag mong hayaang mag-backslide ka dyan. May vindication para sa'yo ang Diyos. Ipaglalaban ka ng Diyos. Ipagtatanggol ka ng Diyos. At ibabalik niya mga nawala sa'yo. Yan ang nature ng Biblia. Alam mo, walang miracle sa mga nag-grieve tapos nagsi-self-pity. Walang miracle sa mga nag-grieve tapos naninisin ang iba. Walang miracle sa mga nag-grieve tapos nagre-rebelde sa Panginoon. Cry. Okay, go. But believe that joy comes in the morning. Palakpakan po natin ang Panginoon. And so grabe po yung naranasan ni David. Kabi-kabila, it's like problems are surrounding him. Sa labas may problema, sa loob, at hindi lang ito problema, wala ng kanyang pamilya, kanyang mga ari-arian. Sunog lahat, sunog yung city kung saan sila may nakatira at that time. And so what happened? Okay, in verse 6, kaya ni number 1, what to do on your worst day? What? Number 2, what to do on your worst day? Number 2, encourage yourself in the Lord. Tinan po natin dito in verse 6. At tinuloy po niya, so also David was in great distress because the people spoke of stoning him. Okay, hindi lang siya nag-grieve na, he was in great distress. Amen. For all the people were embittered. They were bitter. Each one because of his sons and his daughters. But David felt strengthened in the Lord. Nga pala sa nangyari sa ating pandemic, lahat na sinisi natin except sa COVID. Hello? Ay naku, na-bankrupt kami. Talaga yung boss ko. Ba't hindi nyo isisi sa COVID? Yung church namin nawala. Tinan mo ngayon, nagrenta kami. Ba't hindi nyo isisi sa COVID? Talaga yung pastor namin, no? Hello? Ay, ngayon, tinan mo, wala kami makain talaga yung nanay ko. Isa na lang din natin nasisisi ngayong pandemic, yung COVID. Nasisi na natin ang isa't isa. Nakakatawa po, sa nangyari nilang trahedya, gusto po nilang stone si David at sinisi nila ito sa kanilang leader. But alam niyo po, nangyari kay David, sabi niya, but David felt strengthened in the Lord his God.
Hindi po madali po ito. Hindi siya madali. Well, hindi po natin masisisi yung grupo niya because they were in pain. Sobrang sakit. Maabutan nilang wala na ang pamilya nila. Ganyan po, pag super nasasaktan tayo. At hindi madali maging leader kasi kapag masaya at maayos, andyan ang tao, pero pag nagkagulo na, sisisihin ka na. Tapos magagalit sa'yo. So imagine ninyo, yung sitwasyon po ni David, si Saul, hinahabol siya para patayin. Yung Philistines, may trust issues sa kanya. Yung Amalekites, dinestroy yung place of refuge nila. Even worse, ha, kakayanin mo lahat yan, pa yung sarili mong team. Yung akala mo makakasama mo sa laban, pambihira, they thought of stoning you. Hallelujah. Hirap magpastor! Ang hirap maging life group mentor, tama po ba? Ang hirap maging leader, tama po ba? Alam mo, ako, sa totoo lang kakayanin ko lahat eh. Pero kung ang mga leaders, pati sila hindi ko nakasama, baka hindi ko nakayanin. Hello? Tapos wala ka pang makakausap na asawa. Wala ka pang makakausap na mga anak. Nabubuhusan mo na sama ng loob mo. Bakit? Wala na. Hindi mo alam kung nasan sila. Hindi mo alam kung patay na sila. Hindi mo alam kung buhay pa sila. Hello? Nga pala, salamat lahat kayo. Nandito pa rin kayo hanggang ngayon. Nandito kayo. Okay? Dati, nung may bahay tayo at ngayon wala tayong bahay, andito kayo. Gusto ko sabihin sa inyo, pamilya kayong lahat. At isang araw, makikita natin i-recover ng Panginoon lahat ng nawala sa atin sa pangalan ni Jesus. So si David po, hindi po siya nag-piti-piti-piti party. Hindi po siya nag-quit. Bala na kayo dyan! Ayoko na sa kabila ng... Hindi niya kinurse si Lord. At hindi rin niya sinisi si Lord. Mira. But this man strengthened himself in the Lord. Ang dami na niya dahilan para sumuko. Ang dami niya ng dahilan para tumakbo. Para maawa sa sarili niya. Pero sabi niya, pinalakas niya ang sarili niya in the Lord. Oh, beautiful. David strengthened himself in the Lord. Kapatid, tingin mabuti po sa akin. May panahon, katulad ng nangyari na sa atin yan. There will come a time na baka hindi mo maaasahan ng church. Katulad nung pandemic, hindi natin nakita na pwede palang ma-lockdown tayo tapos hindi tayo magkita-kita ng ilang taon din yun. Isang taon, dalawang taon, natigil ang mga fellowships. Definitely, God uses the church to encourage us. And sabi yan ng Hebrews 10:25, hindi dapat tayo tumigil magkita-kita, magsama-sama, kailangan mag-encourage tayo sa Panginoon. But there will come a time where your church family will not be around to encourage us. Sana nandyan palagi. Yan ang goal, ha? Yan ang goal. Sana! All the time. Pero not all the time. I hope that you will learn to strengthen yourself in the Lord. Kasi hindi all the time nandito ako. Hindi all the time nandito ang mentor mo. Hindi all the time nandito ang isa't isa. When you feel all alone, find your strength and encouragement in the Lord. Huwag kayong aasa sa tao. Okay, ma-encourage ng tao. Hindi natin dinidisregard yan. Nasa Bible yan. Pero magtatagal ka kapag marunong ka na palakasin ang sarili mo in the Lord. Kapag lagi ka nakasandal, patay, delikado. Kaya minsan tinuturuan tayo ng Panginoon na what? Na mag-isa. Kaya mo ba pag mag-isa ka? Because whether you like it or not, isang araw, baka kayo mga inaasahan mong mga kaibigan,
sila na ang sumasaksak sa likod mo. Yung mga disciples na natulungan mo, pinakain mo sa Jabi, sa McDo. Hindi guarantee pagpapakain, ha? Hindi natin dinadaan dyan. Pero binigay mo lahat, tapos sila pa ang magsasalita sa likod mo. Yung mga magulang mo, na iniintindi mo, una sila sa sweldo. Pangalawa, tights muna, tapos sila. Okay. Tapos sila pa yung mga tao na hindi ka sinusuportahan. Encourage mo sarili mo in the Lord. Hindi po nasulat kung paano niya in-encourage ang sarili niya in the Lord. Nga pala ha, nakalagay in the Lord. Kasi pwedeng, kaya mo yan, kaya mo yan. But we need to learn how to encourage ourselves in the Lord. At hindi natin alam pa paano ginawa ni David yan, pero may pattern. Mamaya po pag uwi po ninyo, mamimigay po ako ng Psalms and Proverbs. Meron, parang hindi kayo masaya. Sinong meron na nito? Taas ang kamay. O madami nang meron yung mga wala pa. Ayan, sa labas, kunin nyo po, Taglish version ng Psalms and Proverbs. Now listen to me, tingin mabuti po sa akin. Most of David's songs, may pattern si David. Kaya hindi natin alam kung paano niya ina-encourage ang sarili niya sa particular na problema na ito. Pero makikita natin yung pattern na si David nakakagawa ng kanta, Psalms ito, get a copy. Nakakagawa siya ng kanta in his dark moments. Kasi tayo nakakagawa ng kanta kapag sinagot na tayo eh. Nakakagawa tayo ng kanta kapag nanalo tayo tama sa laban. Diba, pag pinagyaman na tayo ng Panginoon, pero kapag yung mga problema, hindi tayo nakakagawa ng kanta eh. Psalm 59 were written when Saul was pursuing him. Psalm 56 was written when the Philistines seized him in Gath. Ang Psalm 3 was written when he fled from his son Solomon. Psalm 63 was written when he was in the wilderness. Nakakagawa siya ng kanta in his toughest times, not just in the happiest. Kaya alam niyo po ba, pinapanalo siya ni Lord eh. Why? Kasi marunong siya na hugutin yung lakas sa Panginoon. Kaya pag nakita na pangitong anak ko na to, humihingi ng tulong sa akin, hindi pwede na hindi kanya ipagtanggol eh. Psalms 18:1-3, tignan natin itong sample. Sabi niyo, I love you, Lord. My strength, the Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God is my rock in whom I take refuge. My shield, and the horn, shofar, and the horn of my salvation, my stronghold. In verse 6, in my distress, I called to the Lord. I cried to my God for help. From his temple, he heard my voice. My cry came before him into his ears. Wow! Woo! Psalms 56, 3-4, when I am afraid, I put my trust in you. In God, whose word I praise. In God, I trust, and I am not afraid. What can mere mortals do to me? Lord, kabi-kabilang kalaban ko, kabi-kabilang gusto pumatay sa akin, pero ano magagawa nila sa akin? Hindi nila ako ni mahahawakan dahil ikaw ang refuge ko, ikaw ang lakas ko, ikaw ang shield ko. Sa tingin mo, hindi ka ma-encourage dito? Kasi tayo, pag may problema, Facebook agad. Yung unang-una makikita kong quote sa Facebook. O kaya, punta agad sa prophetic team, word naman. Dali, okay lahat dyan. Pero sana matuto tayo to really find refuge in God. Mga lalaki, taas ang kamay. Lalaki si David. He is a killer. He is notorious. Almost all his battles were won because his refuge is God. Mga tatay! Aho! Hindi aho! Iba aho! Sinong lakas mo?
Sinong hinihingahan mo? Sinong tinatakbuhan mo? Man up! Man up! Rise up! Psalms 59, but I will sing of your strength. In the morning, I will sing of your love, for you are my fortress, my refuge in times of trouble. 17, you are my strength. I sing praise to you. You, God, are my fortress, my God, on whom I can rely. Basahin niyo po ang Psalms, because makikita mo karamihan dito ay mga kanta ni David, at tingnan natin kung hindi ka mapalakas. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Sa worst day ng buhay ni David, takot o bitterness, hindi siya pinalibutan. Hindi siya pinalibutan ng takot, ng bitterness, ng rebellion, ng blaming. Instead, pinalakas niya ang sarili niya in the Lord. Maybe siya'y kumanta, he read the word of God, and he remembered. Alam nyo, maganda kapag tayo ay dumadaan sa pagsubok, alalahanin ninyo, ano bang ginawa ni Lord kay Joshua? Ano bang ginawa ni Lord kay David? Ano ba ang ginawa ni Lord kay Joseph? Ano bang ginawa ni Lord kay Paul? Ano bang ginawa ng Panginoon kay Peter? Eh si Lord hindi naman nagbago. He's the same yesterday, today, and forever. At kung anong ginawa ng Panginoon sa kanila, gagawin niya yan sa akin. Or i-check niyo yung pattern ng ginawa ng Panginoon sa inyo in the past. Kung ginawa ito ni Lord dati, gagawin rin niya ito ngayon. Go to your Bible. Worship, praise Him, pray, and remember what God has done. Number 3. Ani unang-una? Whip. Ani number 2? Number 3, inquire in the Lord. First, you whip. Number 2, strengthen yourself in the Lord. Number 3, inquire. Ang ganda-ganda. So, ano po nangyari? Taas ang kamay na interesado pa. And so, in verse 1, sabi niya, in David, so, ito na yung nangyari, he strengthened himself in the Lord. Amen. Siguro pumasok to sa banyo niya. Paglabas niya sa banyo, ahu. Alam mo ba yung anointing ang mga banyo natin? Iiyak niyo dyan lahat kay Lord. Ibuhos mo, ilabas mo kay Lord lahat. At pag lumalabas ka ng banyo mo, nag-iiba kay, lumalakas kay. Tama po ba? Amen. Lalo na kung may bit-bit kang Bible at binasa mo talaga. And so, nangyari after mapalakas po si David in verse 8, and David inquired of the Lord, saying, ito na, shall I pursue this band of raiders? Will I overtake them? And he said to him, pursue, for you will certainly overtake them, and you will certainly rescue everyone. Alam niyo po, instinct po, lalo ng mga lalaki, ang sumugod, di ba, ayusin ang problema, magpakahiro. Tama po ba, Jello? Di ba? Pag may problema, instinct, sugod. Tama po ba? Di ba? Sugod. Ayusin natin yung problema. Ganyan na ng mga lalaki. Tapos yung mga babae naman, ano ginagawa? Tinatry ayusin yung mga lalaki. Hindi ako naiintindihan ng mga walang asawa dito. Pero yung mga lalaki, pag may problema, ayusin natin yung problema. Di ba? Sugod. Amen. Gumagawa tayo ng paraan doon sa problema natin. Pero alam nyo, lalo na sa mga lalaki, gusto ko sabihin sa inyo, may mga bagay na hindi natin maaayos all by ourselves. May mga bagay na maaayos natin, pero may mga bagay na hindi natin maaayos sa sarili nating galing, sa sarili nating lakas. So ano pong ginawa ni David? Grabe si David. Kaya talagang mighty man. Why? Because he sought for the Lord. He sought for God's direction. He inquired of the Lord. What to do on your worst days? Ask God. Mga lalaki, dapat matuto kayo magtanong, hindi bara-bara. Si David, nagtatanong muna kay Lord. Si Saul, kaya inalis na ng Panginoon, wala na si Lord panlasa kay Saul, hindi nagtatanong.
Si David, gustong-gusto ni Lord kasi nagtatanong. Lord, anong gusto mong gawin ko? Lord, anong instruction mo sa akin? At ang tanong ni David, shall I pursue? Lord, ano? Hahabulin ko ba? Lord, anong instruction mo? Hindi pwedeng walang gawin eh. Ako, yung spirito ko, yung iisip ko talagang, Ikaw, Lord, anong gusto mong gawin ko? Shall I pursue? Kayo po ba, sa nililigawan nyo, tinanong nyo ba muna kay Lord? O bugso ng damdamin yan? Ang ganda ng word, shall I pursue? Lord, shall I pursue this woman? Shall I pursue this woman? Magtanong muna kay Lord. Mga babae rito, puro lalaki kausap ko. Mga babae rito, Lord, nililigawan ako. Ano, Lord? O ba ako? Magpapaligaw ba ako? Hindi yung Lord kasi ang guwapo, iba ko wala na kumakit ang ganyan, sayang naman. Ayan, kaya in the end, nasasaktan ka. For us, inquiring is a waste of time because you need to fast, you need to pray. It's a waste of time. I want to do it now. But no, not inquiring of the Lord is a waste of time. Mas sayang ang oras kung hindi ka nagtatanong sa Panginoon. Iiyak ka lang, masasaktan, at sasabihin, Lord, sige, back to zero na naman. Kasi hindi ako nag-inquire sa'yo. David inquired of the Lord. Amen. Alam ko, emotional tayo. Pero hayaan niyo yung emotion niyo to die down. And then, pag nag-die down, tanong niyo sa Panginoon, Lord, ano ang gusto mong gawin? Then, sumagot si Lord. Sino po naniniwala sumasagot si Lord? Paano kaya sasagot sa akin si Lord? Lord, siya na ba? Siya na ba? Sabi nun, yes, siya na nga. Lord, ikaw ba to? Oh, kinikilabutan ako. Sumasagot si Lord. Hindi ko alam kung paano sasagot si Lord, pero sasagot siya. At kapag sumagot siya, alam kong alam mo na siya yon. Kasi minsan sinasabi mo lang sinabi ni Lord, pero alam mo naman sa sarili mo na hindi sinabi ni Lord, sinasabi mo lang na sinabi ni Lord. Para magawa mo yung gusto mo. Kaya minsan si Holy Spirit, hindi na nangungusap sa'yo. Bakit? Kasi hindi mo sinusunod yung prompting niya at yung conviction niya. Kasi alam mo naman eh, si Lord, yan ang gift ng Panginoon. Si Holy Spirit, i-guide ka, i-convict ka. Sasabihin kung ano yung next steps mo, pero hindi mo sinusunod. But anyway, ano po sabi rito? Then the Lord answered, pursue and you will recover all of them. Woo! Huwag tayong sugod ng sugod. We need wisdom, we need strategy, we need confirmation. And so, dahil lumakas siya, tapos naka-receive siya ng vision of victory, mas tumapang si David. Ba't wala kang tapang? Ba't wala kang tapang? Hindi ka nag-i-inquire kay Lord. Bakit wala kang tapang? Hindi mo sinistrengthen ang sarili mo kay Lord. Hindi ako nagja-judge ha. Bakit nanghihina ka? Kasi sinupalpal ako na lahat ng mga problema, ng mga demonya. Ah, okay. Pero more than conqueror ka. O yun na nga yun, nakala ko rin eh. Pero bakit nasupalpal ka na dahil hindi ka nagpapalakas sa Panginoon at hindi ka nag-i-inquire sa Panginoon? Bumalik tayo sa Diyos. And so ano po nangyari? Hindi ko alam kung ano nangyari. David talked to his men. Grabe ito ah. Imbis na bahala kayo dyan. He casted the vision again to his grieving men, to his grieving team. And they were determined to get what the enemy has stolen. In verse 9, so David left, and he and the 600 men who were with him, and they came to the brook Besor, where some who were left behind stayed. So 600, may 200 na hindi kinayan tumawid, okay lang, 400 ang sumama kay David. But David pursued, he and 400 men, for 200 who were too exhausted to cross the brook, Besor stayed behind. Now they found an Egyptian in the field and brought him to David,
and gave him bread, and he ate, and they provided him water to drink. Di natin alam, nanghihina itong Egyptian na ito. Probably team siya ng mga Amalekites. Okay? They also gave him a slice of fig cake and 2 cakes of raisins, and he ate, then his spirit was revived. For he had not eaten bread or drunk water for 3 days and 3 nights already. Then David said to him, ito na, to whom do you belong? And where are you from? And he said, I am a young man of Egypt, a servant of an Amalekite. Ooh, mukhang kasama sa team ng mga nag-raid, mga kumuha sa pamilya ko, and my master abandoned me when I became sick 3 days. We carried out an attack on the Negev, okay, and on that which belongs to Judah, and okay, and we burned Ziklag with fire. Then David said to him, will you bring me down to this band of raiders? And he said, sige, pangako mo lang ha, na hindi mo ako papatayin or hindi mo ako dadalhin, 'di ba? Sa aking sa master ko, dahil papatayin lang nila ako. Amen. And so yan na po ang nangyari, and then nalaman nila kung nasaan ang mga Amalekites. Number 4 and the last, ito na po yung last. What to do on your worst day? Number 4, get mad at the devil and warfare. Get mad at the devil and warfare. Yung team niya nagalit sa kanya, pero si David hindi nagalit sa team niya kasi alam ni David that the battle is not against flesh or blood. Alam ni David na may kalaban siya at hindi niya kalaban yung grupo niya. Hello? And so, galit na galit. Binigyan ng Panginoon si David ng galit. Sabi mo nga galit. Sabi mo nga sa katabi mo, okay lang magalit. Basta magalit ka sa demonyo. Nga pala ha, no mercy pagdating sa demonyo. Hindi yung, uy, nakakaawawa naman yung demonyo. Hindi tayo pwedeng naaawa sa demonyo. No mercy pagdating sa demonyo. Hello? Huwag kayo magalit sa ka-teammate mo. Magalit kayo sa demonyo. Huwag tayo magalit sa isa't isa. Magalit tayo sa demonyo na nagpapa, di ba, natawag dito na nag-o-oppress sa atin. Noong nakita niya, tingnan po natin, whew, are you excited? Now, when he had brought him down, behold, they were dispersed over all the land, eating. Kita niya. They were eating and drinking and celebrating, yung mga Amalekites, and probably nakita niya asawa niya, pinaglalaroan, yung mga babae, di ba? Pinasasayaw din, at yung mga anak. Galit na galit si David. At nasa isip ni David, hey, I am not a victim. I am mad in the spirit. You can't have my family. You can't have my ministry. You can't have my church. You can't have my wife. You can't have my husband. You can't have it. Yung iba kasi, you can have it. Gay ko na sa'yo. Hindi pwede. Pamilya ko yan, ministry ko yan, church ko yan, member ko yan, leader ko yan, hindi mo yan makukuha. Greater is he that is in me than the one who is in the world. Wala akong kausap. And in verse 17, and David slaughtered them from twilight until the evening of the next day. And not a man of them escaped. Wala ni isa nakatakas except 400 young men who rode on camels and fled. So David recovered all that the Amalekites had taken and rescued his 2 wives, and nothing of theirs was missing. Lahat na recover. Whether small or great, sons or daughters, plunder or anything that they had taken for themselves, David brought it all back. He was determined. He was angry. Alam mo, may magagawa sa galit mo. Alam mo, karamihan ng mga malalaking movements, galing siya sa galit eh.
galit sa demonyo. Galit sa ginagawa ng demonyo sa particular na grupo. Galit, 'di ba, sa ginagawa ng demonyo sa mga bata, sa mga youth, sa mga young pro, 'di ba, sa mga inaapi, sa mga walang asawa, sa mga babae. Hello. Importante may galit ka. And because the spirit is upon him, he recovered it all. And from zero, he became a hero. Ano po nangyari? Amen. Ngayon, pinagmamalaki ulit siya ng mga taong kulang na lang patayin siya. Ephesians 6:12, for our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Get mad at the enemy. Amen? At huwag ka lang magalit, warfare. Taas ang kamay na gusto mag-warfare. Paano tayo mag-warfare? Let me give you weapons to warfare. Hindi po pwedeng pinapalayas nyo lang. Ito po yung weapon natin to warfare. May pinagdadaanan ka sa pamilya mo, may pinagdadaanan ka sa ministry mo, may pinagdadaanan tayo dito sa simbahan natin. We need to warfare. First weapon is the word. Okay? Ano po sabi na Ephesians 6:17? And the sword of the Spirit, which is the word of God. Importante po ang word of God. Sword of the Spirit po yan. Sword po natin yan. Okay? At ginagamit natin yan pang-attack sa kalaban. Taas ang kamay ng gusto mabullseye ang puso ng kalaban. Kung sino man ang mga assign sa bahay mo, sa papa mo, sa mama mo, sa mga anak mo, sa mga members mo, sa church na ito, kailangan sino dito gusto masaksak sa puso yan? Word of God! Pag hindi tayo nagde-devotion, wala tayong pansaksak sa demonyo. Kaya talunan tayo. Number two, the name of Jesus. Importante ito. Lahat ng inyong i-declare, dudugtungan nyo ng in Jesus' name. Kung walang in Jesus' name, walang bisa yan. Wala akong kausap. Kailangan dugtungan nyo ng in Jesus' name. Huwag nyo na po kayo patawag. Pag ipapatawag nyo pa ako, okay rin naman, pero hindi kailangan nandyan ako para makalaban ka sa demonyo. Lahat tayo makakalaban sa demonyo. Dugtungan mo ang mga prayers nyo ng in Jesus' name. Philippians 2:9-11. Ano po sabi dyan? Okay. Therefore, God exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow of those in heaven, yung mga anghel, pwede nating utusan in Jesus' name. And of those on earth, and of those under the earth, yung mga demonyo, wag yung layas-layas, hindi, tatatawa na ka. Layas in Jesus' name. Layas in Jesus' name. Hello? And that every tongue should confess that Jesus is Lord. 3, praise and worship. Sa praise and worship natin, may nangyayari. Kaya po kung may problema, praise and worship. Kaya yan po ang punong-puno si David, okay? Punong-puno ang psalm ng mga nasulat na kanta ni David. Kasi para sa kanya, ang weapon ay praise and worship. 2 Chronicles 20, 22-23. Ano sabi rito? Now when they began to sing and to praise, the Lord set ambushes against the people of Ammon, Moab, Mount Seir, who had come against Judah, and they were defeated. Pag kumakanta tayo, praise a hallelujah. Init. May pay ka ba dyan? CR muna ako. Raise a high. Alam niyo ba ginagawa natin pag nag-praise and worship? May ambush na nangyayari. Weapon ang praise and worship. May nangyayari sa life group. Alam mo, pero sa isang life group, maikli ang word, habaan niyo yung praise and worship.
Kaya minsan pag nagpapakanta ko, papakanta naman kasi feeling, oh, dito lang kasi siya napapakanta eh. Dito lang talaga eh, wala kami magagawa eh. Siya yung pastor, hindi kanta-kanta siya, hindi po. Pag nagpapakanta na yung pastor, pambihira, that's not a waste of time. Lalo na if yung praise and worship na yan ay punong-puno ng pananampalataya. Real men praise and worship God. Kaya yung asawa ko, sabi ko, Lord, ang laki-laki ng katawan nito. Pero pagigising ka, pambihira, ang ingay-ingay ng CR. Ah, mag-worship na siya, magpe-praise na siya, luluhod na siya. Diba? Ang totoong malaki ang katawan, hindi yung kaya mo makipagsuntukan. Okay din yun. Pero yung totoong siga is yung marunong mag-praise and worship. Tingin mabuti sa akin. Ano ba naman yan? Bakit naman dito sa church masyadong mystic na kami? Grabe naman ang sawyawan yan. Kapatid, si David, yung nag-curse kay David dahil grabe siya sumayaw kay Lord, na baog. Huwag niyong i-curse yung mga sumasayaw kay Lord. Dapat nga pa yung baliw sumayaw kay Lord eh. Dapat ka ikaw yung pinagtatakan ako, hindi ka sumasayaw eh. Pag nasa Blackpink ka, grabe sayaw mo. Talaga sabi ko, sino to? Pero pag kay Lord, ano ba naman itong mga sumasayaw na to? Ang weird naman, mga mystic. In Jesus' name, it's the enemy telling you not to worship. Si David, mighty man, pero grabe, halos mahubo-hubo. Sabi nung asawa niyan, mahiya-hiya ka nga. Nakakahiya ka, hari ka pa naman, sabi ni David, ha? Oo, hari ako, pero may mas mataas sa akin na deserve ang sayaw at kanta ko. Kaya malalaman mo yung totoong transform. Yung totoong transform is yung unbothered na siya to worship. Okay lang, take your time. But I wanna tell you, there's something when you praise and worship God. Mga lalaki, ang dapat mag-lead, let's praise and worship God. Amen? Ang mga lalaki, dapat ang mas malalakas kumanta dito sa church. Amen? Ano po sabi ng Bible? Let the men lift up their holy hands. Ano ang bilin sa mga lalaki? Lift up your holy. Dapat kayo raw ang may pinakamataas. Ang tawag dyan na pag pinakamataas na pagtaas ng kamay, ang hirap. Amen. Sa simbahan. At may ambush na nangyayari kapag nagpe-praise and worship tayo. Kaya hindi nyo pansin, ang attack po nasa praise and worship. Why? Kasi frontliners ang praise and worship team. Huwag nyo lang ipag-pray yung pastor, pag-pray nyo yung praise and worship team. Bakit? Kasi frontliners sila. Wala akong kausap. Kala mo, kanta-kanta lang tayo, kanta-kanta, pa-cute. Galong gusto ko rin kumanta sa stage. Kasi ang kit-kit no kaninang nag-worship lead, no? Hindi po, ang gawain ng worship team ay magpa-cute. Ang gawain po natin is to warfare. Number four, our weapon, number four is our purity. Ephesians 6:10, finally be strong in the Lord and in His mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world. Therefore, put on the full armor of God so that the day of evil comes, you may be able to stand your ground. Stand firm with the belt of truth buckled around your waist. Truth. Dapat di ka nagsisinungaling. Pag nasa katotohanan ka, tumbaan demonyo. Breastplate of righteousness. Ano pa? Fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. May kaaway ka ba? Hindi ka ba kakalaban sa demonyo kung may kaaway ka? Patawarin mo. In addition to all this, take up the shield of faith. Puno-puno ka ba ng pananampalataya? Kasi shield yan. Amen. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God, and pray in all occasions with all prayer requests. With this in mind, be alert. Importante ang ating purity. Literally, wear the full armor of God, but not just literally. Literally, wear it. Pag mag-warfare ka,
wear the armor of God. Pati hindi lang yan, sinusuot, literally na sinapamumuhay. Napalayas mo ako, eh, classmates lang tayo. Hindi mo papapalayas ang classmate mo. Hello? Purity is our weapon. 5, prayer and fasting. May, grabe, warfare. Pinakamalakas. Pagdadaanin mo na sa fasting. And 6, the blood of Jesus and our testimony. They overcame Him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Blood of Jesus flow. In Jesus' name, yan. Importante ang blood. And pangalawa, yung testimony mo. Alam niyo po ba, pag nagte-testify ka, napapalayas natin ang demonyo. Pag hindi tayo nagte-testify, sabi ng demonyo, yes, panalo kami. Kasi hindi naman nila dinadaldal yung galaw ng Panginoon. At kapag dinadaldal natin ang galaw ng Panginoon, sinisipa natin ang galaw ng demonyo. Warfare. Get mad at the enemy. Alam nyo, we will recover it all. May nanakaw ba sa yung demonyo, passion mo? You will recover it all. Nanakaw ba sa'yo ang anak mo? You will recover it all. Finances mo nanakaw? You will recover it all. That's the promise of God, that we will recover it all. Tatayo po tayong lahat. Thank you, Jesus. Close your eyes. Ooh. Amen. Thank you, Jesus. Spirit, Lord, we pray for the spirit of David to come upon us. As in literally the spirit that conquers no matter what, despite of. Tulungan mo po kami, Panginoon. Dami nang napoldya ka ng demonyo. Dami nang kinawawa ng demonyo. Ang dami na, Panginoon, na nadapa because of problema. Hindi na kami nanalo. Pray God, ito pinag-uusapan namin. Tumimo sa amin. Maging kami. Palakasin mo kami. Palakasin mo kami, Panginoon. At tulungan mo po kami to find our strength in you, Lord God. Help us to get mad at the enemy. Tulungan mo po kami, Panginoon, Lord God, na maniwala that we can recover it all. Kasi sinabi mo that we will, and so we will have faith that lahat ng ninakaw ng demonyo, it's okay to grieve, but help us to grieve with faith. Grieve knowing, Lord God, that there's rejoicing after grieving. Tulungan mo kami, Panginoon, sa grieving namin. Hindi kami hatake nito para magrebelde, para manise, para maging bitter, para umalis sa'yo, para mag-backslide sa'yo. Patulungan mo po, Lord God, na itong mga pinagdadaanan namin, Lord God, ay maging stepping stone, Lord God, ng victory mo. Walang victory kung wala kami pinagdadaanan. Lord God, magiging stepping stone namin ito para sa victory na nakalaan para sa amin. You are a victor and not a victim. Do not speak like a victim. You are not a victim. Do not think like a victim. You are not a victim. Do not walk like a victim. Do not serve like a victim. You are not a victim. You are a victor. As a matter of fact, ang sabi ng Panginoon is this, hindi ka lang conqueror. You are more than a conqueror. Yung pinagdadaanan mo, gloria ng mga anak mo yan. Gloria ng pamilya mo yan. Gloria ng life group mo yan. Pagdadaanan mo lang yan. Pero sasayaw ka muli. Tatawa ka muli. Tatalon ka muli, hahalakhak ka muli. Mighty men
rise up. Mighty men, rise up. Bangon. Hindi ko sinasabing hindi umiyak. Pero huwag mong hayaan ang pag-iyak mo yan, na yan ay lumpuhin ka. Bangon sa pangalan ni Jesus. Bangon in Jesus' name. You are David of this generation. This generation is looking for a mighty warrior. You are that warrior. Rise up. Rise up. Rise up. Ipapanalo ka ng Diyos. Itong word ng Panginoon sa atin, isa lang. Isa lang. Pursue. Pursue. Sabi ni Lord, sugurin nyo. Magalit kayo. At ipapanalo nyo. Dahil kasama nyo ako. At marerecover nyo lahat. Marerecover mo lahat. Walang matitira. Marerecover lahat. Sa pangalan ni Jesus, bring out the warrior in you. Bring out the warrior in you. You are a spiritual warrior. You are a David in the spiritual realm. You will slay not just thousands. You will slay 10,000s. Kapatid, libo-libo ang mga problemang ipapanalo mo. Libo-libo ang mga higanteng patutumbahin mo. Hindi ka lang one-time warrior. Hindi ka lang one-time na victor. You will win thousands. Thousands. 10,000s. You will win thousands and thousands of war. Ipapanalo ng Diyos yan. Ipapanalo mo yan. Kapatid, huwag kang mag-serve dahil masaya. Huwag kang mag-serve kasi may blessing lang. Huwag kang mag-serve dahil magaan. The more mabigat mag-serve ka, the more nahihirapan ka mag-serve ka. Nag-grieve ka, okay, umiyak. Pero encourage yourself in the Lord. Lord, ikaw matatakbuhan ko. Lord, ikaw ang refuge ko. Lord, ikaw ang magpapanalo sa akin. Panahon na, mga kapatid, magising. Gising! Wake up! Wake up, warriors! Wake up! The Lord is giving you a vision of victory. Open your eyes. The Lord is giving you a vision of victory. In Jesus' name, eyes be opened. Eyes be opened. Huwag matakot. Maitatala ang pinakamalaking gathering ng mga Satanists sa henerasyon na to ngayong taon, pinakamalaki. Ibig sabihin ganito, hindi dapat tayo matakot. Ibig sabihin ganito, may pagbuhos ang Panginoon sa generation na ito at lalaban siya. The gates of hell won't prevail against us. Bakit siya nananalo? Kasi hindi tayo lumalaban at hindi natin nakikita ang identity natin. Laban! 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 Vision of victory. In Jesus' name. Bibilang ako ng tatlo. Warfare. Fight for your family.
your spiritual lives. Fight for your ministries. Ano man yung laban mo, the Lord is telling you right now, sama-sama tayo. Fight. Open your mouth. Huwag matulog. Huwag matulog. Fight. 1, 2, 3. Children, fight for your family, fight for your parents, fight for your finances, fight for your ministry. Ano man ang ginagawa ng demonyo sa'yo, fight, fight, warfare. Hindi ka na pumapayag. Magalit ka. Magalit ka. Ang tawag dyan, holy. Father, I
mga kapatid ko ng supernatural strength na galing sa iyo, na yung mga pinagdadaanan nila at pagdadaanan will not lead them to backslide, will not lead them to cursing God, will not lead them to doubt you, will not lead them, Lord, them to blame others, to blame you, to curse you, will not lead them to rebel against you, will not lead them, Panginoon, to rebel against their leaders. Tulungan mo, Panginoon, na gawin nila yung tama. Dahil anak mo sila. Tulungan mo sila, Panginoon, na sa kanilang bigati, na sa kanilang pag-iyak, na sa kanilang pinagdadaanan, alam ko mahirap, nakapalibot sa kanila ang problema. Patulungan mo sila, Panginoon, na makita yung nakikita mo. Umiiyak, pero may halong pananampalataya. Umiiyak, pero may halong pag-asa. Umiiyak, pero may nakikita at nakikita nila na ito ay temporary lang. They will see a vision of victory. Ngayon, iiyak ako, pero bukas, tatawa muli ako. At sa anumang problema nila, Panginoon, tulungan mo sila na maging katulad sila ni Kristo. Sasaktan ka ng tao, but be like Christ. Titirahin ka ng demonyo, but be like Christ. Anuman ang iaalaw ng Panginoon na pagdaanan mo, be like Christ. Receive right now strength in the name of Jesus. Yung tawa mo, yung tawa na walang, parang walang problema, dahil ang lakas mo ay ang Panginoon. Bubuksan ng Panginoon ang tenga mo, marinig ang instruction niya para ma-bullseye mo ano gagawin mo sa demonyo. Kapatid, I just declare na lahat tayo ay warriors at ang demonyo ay nangangatog sa Life Giver Manila, sa pamilya mo. Ano man ang panalangin natin, sasagutin ng Panginoon. At ang demonyo, walang ibang gagawin kundi ang mga tog tatakbo, aalis, dahil inanoint tayo ng Panginoon lahat to warfare. Receive it right now. Receive it right now. Come on. The Lord fights for us. There will be an ambush in the spiritual realm. Oh! Yeah.
the Lord is impressing to me to call all the coaches, the life group mentors, the ministry heads, amen, and yung assistant din ng ministry head, come here in front. Hug our race. Come on, come here in front. Life group mentors, pastors, ministry heads, come on, punta po sa harap. Halika po, punta tayo sa harap. Sa pangalan ni Jesus, nirebyo ko ang hiya, katagalan ng pagpunta sa harapan. I love you all. Come here.
Sa mga backsliders, babalik, veil will be removed. Come on, agree. In Jesus' name. At lahat ng ninakaw ng demonyo, even ang lugar namin, ninakaw ng demonyo, ibabalik mo yan. We will recover it all. In Jesus' name. We claim it. We claim it. Woo! The glory of the present house will be greater than
the former. In Jesus' name. In Jesus' name. Shout, shout, shout Jesus at the top of your lungs, declaring that Jesus reigns. We're victorious. It's done. We will recover it all in Jesus' name. Our relationships, ang building lahat sa pangalan ni Jesus. Shout Jesus. 1, 2, 3.